Mahalaga sa isang pamilya na magkakasama sa paglilipat ng taon. Para sa pagpasok ng bagong taon, magkakasama rin sila ng masaya. Hindi pwedeng may kulang. Magagali talaga ako eh. Once a year lang naman ito. Dapat din may malagkit sa lamesa bago magpalit ang taon. Malagkit dapat dahil simbolo ng malagkit na pagsasamahan ng isang pamilya. Hindi nawawala ang biko sa lamesa ko. Antagal nga lamang lutuin, pero tiyagaan lang yan. Ako si Hilda. May tatlo akong anak. Ngayong bagong taon, dasal ko na makumpleto naman sana kami. Steven! Steven! Nay! Huwag na muna maghalo dito. Nangangalay na ako. Okay, ako na. Siya si Steven, ang pangalawa. Siya ang kasama ko sa bahay. Napakamaalalahanin. Mabait na anak. Minsan lang, may topak. Nay! Wala po ako nabiling longgan! 11 lang putong prutas na bilog ang meron ako. Siya si Corazon, ang panganay, ang napakaganda kong anak. Pero minsan palaging high blood. Masungit, pero sweet yan. Ano naman, Corazon? Hindi pwede yan. Dapat 12 ang prutas. 12! Pampaswerte yun eh. Nay, magluluto pa nga po ako ng pansit. Dapat talaga 12. Simbolo ng 12 months sa isang taon. Dapat bilog ang prutas dahil bilog ang simbolo ng pera. Parang piso. Hindi rin pwedeng walang pansit. For longer life. Steven! Steven! Nay, sadali lang. Yung yan po baka masunog. Ay, alisin mo muna sa baga. Pumunta ka sa kabilang palengke. Maghanap ka ng longgan. Ay, hanapin mo ang tindahan ni Kikay. Sabihin mo para sa akin para mabigyan ka ng discount. Hindi pwedeng kulang ang prutas natin. Hindi pwede. Ano ba naman kayo? Mga siya, dapat tumiritso ka na kanina. Aatrasado nga pansit ko. Pwede naman mamaya. Yan napakaaga pa. Huwag mo nga ako pinuunahan, Steven. Ha? Marami pa akong gagawin. Yung liam po mo, makakapag-intay yan. Hasa, pulutan mo lang kasi yan. Pulutan? Handa yan. O ano? Ako ang bibili. Gano? Ganyan ang dalawang yan. Parang aso at pusa. Pero tiklop yung mga yan pag ako ang nainis. Ano? Okay, nanay. Kunin ko lang yung susi. Ang buto. Susunod din naman pala ito, pe. Ay, naku! Corazon, ayoko nang maalat na pansit. Opo, nay! Ito ang pinakaaabangan ko bawat taon. Ang bisperas at ang medya noche. Ang biko, bukod sa pampaswerte, dapat may tiyaga kang maghalo. At dapat may dahon ng saging para kumapit dito ang amoy ng sariwang dahon. Pampasarap din yan. Ay, ay, ay! Huwag mong kamayin. Baka mapanis. Bago maglipat ang taon, hindi ako pumapayag na hindi uuwi dito si Corazon. Magagalit talaga ako eh. Ha? Corazon, hindi ka man lang gumawa ng paraan para madala dito si Vince. Ay, naku, Nay. Kung alam nyo lang, yung mga binan ko, akala yata nila, sila lang magulang ng anak ko. Nakakalungkot nga lang, wala ang apo ko. Nay! Ito na, nabili ko na. Ay! Ay, naku! Ay, kumpleto na tayo. Naku, anak, thank you. Enero hanggang Desyembre, naniniwala akong magiging maayos ang lahat sa amin sa papasok na taon. Steven, nasa nililiyan ko mo? Eh, mamaya pa yun. Pamedya noche yun. Ha, bakit mo niluto? Eh, di kukunat to. Ganun ba yun? Wala ka talagang kaalam-alam. Pagbasa kasi. Ano mo yan? Ipulutan mo lang yan. Hirap. Anak, bakit naman ayaw mo uminom ang kapatid mo? Mabagong taon naman. Nay, mataas nga po sugar niyan. Uy! Konti lang, ha? Ba?
Bahala kayo bumili ng gamot niya. Corazon, pwede bang bawas-bawasan mo naman ang sermon, anak? Magbabagong taon na. Hala! Madali kang tatanda niyan. Ikaw, nakabili ka na ba ng luces sa fountain? Mamaya pa. Sasabay ako kay Brando. Ang galing daw tumawag dun. Sige. Siguraduhin mo, ha? Maganda yung luces. Mm-hmm. Dapat maliwanag para matabuhi ang malas. Ha? Nay. Siya si Peter, ang aming bunso. Ang pinakamabait sa lahat. Bunso! Bunso ko! Bunso ko! Kuya, galit lang, nasusulog yung niluluto ko.